Happy birthday, Miswa! Ito ang share ko sa inyo, mga kataong bahay, ang simpleng pagluto ng birthday Miswa. Dahil ang Miswa, pangpalong life yan, kaya hindi pwedeng absent sa birthday. At ito ang mga ingredients na kailangan natin. Garlic, onion, pork, chicken breast at Miswa. Ngayon, umpisahan natin sa pagpapakulo ng chicken breast at saka ng pork. So, papakuloyin lang natin yan. Huwag niyong lalagyan ng asin o ng kahit ano. Just the pork and the chicken. Para magkatas talaga siya. Gagawa muna tayo ng broth. Now, usually, after first 5 minutes ng pagpapakulo, lulutang na yung mga parang scum niya, yung mga parang bula-bula. Tanggalin niyo siya. Kasi parang yan yung mga excess ng ano ng meat, yung mga bula na yan. So, hindi dapat natin siya isasama sa pagkain natin. Yan. After nyan, pakuluin nyo na siya ng mga 30 to 45 minutes. Then, hanguin na natin siya. Once na nakuha na natin yung mga meats ng ano, pinakulo natin, yung broth isa-set aside nyo muna. Tapos, yung meat, i-chop-chop natin. Yung pag-chop niya, depende sa size ng bite size na gusto ninyo. Ngayon, pwede na natin gisahin yung mga meat na ito. So, maghanda tayo ng kawali, tapos painitin natin yung mantika. Once mainit na yung mantika, di pwede na natin ilagay yung bawang. Pag nag-golden brown na yung bawang, sa kakagisa natin, lagay rin natin yung sibuyas. Ngayon, nakita nyo medyo translucent na ng konti yung sibuyas, ibig sabihin pwede na yan. So, pwede nyo na ilalagay yung meat ninyo. Haluin natin siya. Haluin para yung mantika mag-balance out yung distribution niya doon sa meat. Tapos, gisahin natin siya. Gisahin natin ng mabuti hanggang sa mag-golden brown siya. Take note, huwag nyo pa rin siyang lalagyan ng asin, ng paminta, o ng kahit anong pantimpla na gusto ninyo. Ngayon, pag once na nag-golden brown na siya tulad nito, tsaka mo siya ilalaglag dun sa broth na sinet aside natin kanina. So, once na nilagay na natin siya, takukuloyin na natin yan. Take note nyo, mga kataong bahay, hindi pa ako naglalagay ng asin simulan nag-umpisa tayo ng process na ito, ha. Yun ay dahil sa maalat kasi ang Miswa. So, kailangan mauna kong mailaglag yung Miswa bago ko siya timplahan. Kundi, baka mapasobra yung alat. Mahirap na mag-adjust after nun. Ngayon, pakuluin na natin itong broth natin. Ngayon, pagka kumulo siya, at saka nyo lang huhugasan yung Miswa. Bakit? Kasi ang Miswa, mabilis siyang maglabsa. So, kung matagal nyo na siyang nahugasan tapos sineta sa inyo, magiging sobrang lata na niya, sobrang labsa na niya pag nilagay nyo sa sabaw. Kaya importante ang timing sa pagduto nito. Ngayon, pakukuluin na natin siya, pero bago yon kailangan make sure na haluin natin siya para yung noodle hindi na nagbuo-buo sa loob ng sabaw. So, hahaluin mo siya and then papakuluin mo siya ng isang kulo. Kaya mas maganda kung babantayan nyo na lang siya hanggang sa kumulo siya. Ngayon, pag kumulo na siya, dun mo nyo na siya titikman. Kung okay na sa inyo yung lasa niya at saka yung timpla ng alat niya. Diyan na kayo mag-a-adjust kung dadagdagan nyo ba ng asin o ng pepper na ayon sa panlasa ninyo. Now, once na lagyan nyo na ng pantimpla, pakuluin nyo lang siya ng isang kulo pa ulit. Then, okay na yan. At pagkatapos nun, ready na siya to serve. Pero tatandaan nyo, bago nyo siya iserve sa birthday celebrant, kailangan may kasama siyang 2 hard-boiled eggs. This symbolizes fullness of life. So enjoy, celebrant! Thank you for watching, guys! And click the like button to support this video. Or you can also share this video. So until next time, bye!